Ayan na, biga-biga loud shoutout na good morning, good afternoon, good evening guys. Ano, nandito tayo guys sa bahay ni Nanay Edita, no? Isang senior citizens na hindi na makalakad. So, yung mga encoders na lang, no, na volunteer ni Mama Ratamundong ang pumunta sa kanyang bahay para personal na makita and i-encode siya sa ating programang Senior Citizens Online Registration under po ng National Commission of Senior Citizens. Ito po siya guys. Para na ma-encode po kayo. Mayroon kayong ano na, valid ID? Andito po kami para yung mga karagdagang benepisyo po eh makuha ng mga lahat po ng mga senior, hindi lang po sa buong Maynila kundi sa buong Pilipinas po. Ito po yung programa ni Mama Ratamundong. Po siya para ilang taon na po kayo nanay? Nanay, 69 na po kayo. Yung si Mr. niyo po, patay na, buhay pa. Ma'am, mayroon siyang ano, ID? Si ma'am. Para ano siya, maisama sa ano, sa database ng ano, NCSC. Kasama namin ngayon si ano na, si Mama Ratamundong. Nasa labas po siya ngayon. Tutok mo siya na. Eh, ang hirap pa po kasi nawala po yung cellphone namin. May nakapasok po dito yung nakaraan. Kaya sabi ko pa paano po siya ma-redirect. Bali kanina, sino yung kanina pumunta saan? Sa barangay ni Chairman o para... Ah, okay. Buti pumunta po kayo. Yun po. Tapos naipila ko na po siya. Then nagtanong po ko kay mismo kay Mamara. Sabi nga po niya, ibigay ko rin po yung address para po personal. Kaya pag-meet ko nga kay Mama. Ito ka siya. Parang yun mo si Ma'am kung ano yung mga gamot na ininom. Ayan na pala si Mamara dumating po. Hello po. Hello po. Sandali pa kung may mga virus kayo. Wala naman may face mask na sa mga presensya na po. Wala kasi yung virus. Presensya na rin po. Kung wala po lang sa po. Kasi Mamara Manong. Masensya po. Doctor, Lola. Na, nahiro po naman. Puno naman po siya. Ano akong tigurin. Ayun yung sa, ano, sa likod niya. Yung time na sa likod niya. Yung ano, yung mas malapit dito. Sa may balakang po? Balakang po. Tapos sa may ano sa puwet yung dito. Tapos po yung dito po niya is kalugan naman. O yan din. Hindi po, may osteoporosis po siya. Ang sabi po ng doktor, kasi ho, nakatayo lang mo siya dito eh, naglalakad. Pag hinto niya, bila lang po bumagsak. Yun din po ang sabi ng tenant namin. Then sabi ng doktor, ganun daw po talaga pag meron ganun sa bed, siya kamatanda na, lumuluto niya raw po yung luto natin. So kahit nakatayo, minsan po siya tumutupi. Mali po at ang pagbagsak niya kasi dito po eh, naipit po siguro kasi makitid, dati kasi makitid po ito eh. So hindi na siya makokorek ng tenant, hindi na raw. Kasi po nung dinala ko po siya, una po PGH. Ah, hospital na Maynila. And then, pinagawa po yung laboratory sa labas po. Then, nung nirefer po kami, papunta po ng Philippine Orthopedic. Nagpunta po kami ng orthopedic, online naman daw po yung bukid kasi hindi raw po ng confinement. Dapat daw po, nung day na nadisgrasya siya, doon na po siya dinerecho. Oo, kung hindi naman po yan, nasa siya parang pinama-first aid sa hospital natin. Oo. Ito po yung nangyari. Kasi pagsabuto talaga. Isa po naman po, nung time po na nire-registro ko po siya para po sa confinement niya online, for the TV, napasok naman po itong bahay na wala po yung CP niya. CP namin. Kaya po hindi nila ituloy. Hindi ka lang ang ano name? Pwede po kayo na lang ang sa mga Edita, tapos po yung limit. Santa Ana. Video
Eh, yung mid-chain po. Meron po siya dating mid-chain. Yung papa ko dati, ito po, pagbigyan niyo po sa chairman, kasi pinapag-ituan mo na. Pag sa buto kasi na, kung tayo mga babae sa ospital, kung may nangangang pero ano pa nararamdaman niya nang Ilan taon mo ba? Siguro talagang pinay po yung pagbagsak niya mali. Yan po yung ano niya. Ito yung sa braso niya. Yung napanood ang sa braso. Ito po yan yung parehas po ng sakit. Ito po yung nakainong kayo ng gabo. Makabawasan po sa akin. Makabawasan po sa akin. Pero hindi ko ba siya ang hindi ko sa likod ko. Para malala. Meron ko siya. Opo, masakit po. Ano na ang mga nang mga mga ang tama niya, lagi ko sakit ang ulo. Tsaka bad dad. Ano kasi ito sa pangkulong? Pero yung sumasakit niya, hindi pa sa pangkulong. Kahit sa Sai, natanong ko na siya sa ito. Sa therapy, wala mo pag-asa sa therapy. Kasi ang sabi po ng doktor, kailangan ko kumain na kaya kailangan ko sa talakang. Pero pag binubuhat kayo na, yung sumasakit siya. Pag basa na nagagalaw kayo, mas ano po siya, umiindang pag hihiga ko. Kasi nga sa balaan, dito yung tama. Yung sakit po. Sumasakit ulo niya. Hindi na.
rin siya. Lagi niya ginaganda ng ulo niya. Masakit. Kasi ang ugat natin connected, yung spine natin connected sa ulo yan. Kaya ang side effect, masasakit talaga ulo mo para kang may migraine. Yan po, parang hindi mo kapit. Ilan taon na ba si Makas? Kasi lalo na ang babae na mga kaya alam ko po yan dahil ako masakit. Pero sabi po ng doktor, kasi syempre pag tumatanda ka na, tapos ang bubuhat ka pa ng baby, ng ano, ang tendency yung spine mo, syempre, parang bumulok siya. So, ang effect pala nun, masakit na masakit sa ulo. Kaya lang, naaagapan siya. Yun yan, agapan mo ng vitamins. Agapan mo ng gatas, o kaya exercise, yun po kasi ang mahalaga. Basta mag-start ang sakit sa spine, ay papano, basta pwede kang mag-exercise, yun po ang ano doon. Kasi kailangan yung bones natin, nagaganungan, nagagalaw po yung mga joints. Kasi pag naka-stack up siya, mahirap na siya mag-alaw. Ang tatanong ko, ay hindi ko po, ano blood type niyo po? 9B. Ano blood type mo? Ano? B-positive. Oh, B-positive. Brownie out. Ano si Paul? Ano si Paul? So, ito ata, oh, ano yan? Hypertension. Hypertension ba sinabi? Wala naman po siya. Wala naman po siya. Wala ko. Diabetes, wala na. Ako, gusto, itong natatakot ko. Diabetes na. Bait yan. Actually, naalam, nakakaalam po namin. Bait pala si Chuchu eh. Agad ka. Hindi siya na. Oo, ito. Hindi na agad yun, be. Baka na nakmal lang yun. Kasi, tingnan na. Tingnan na. O, 3. Ano yan? Ano yan? Tingnan namin. Aura, hearing, oral sa ano yan, sa hearing condition. Pero overall naman, yung pandinig niya, yung paningin niya, okay naman. Ano po ginagawa siya? Celetosib, Tramadol, tsaka, ano ba to, country. Pasensya ka na, baka na ano ka namin, madami kami kung pwede lang katambuhagin. Kung kawasan yung sakit na likod mo, sa ilang po yan. Sige siya, nasakit po yung likod ko. Nasabi po ng doktor sa, kasi nga ako ba, inanganganak, so kawasan yung calcium. Kaya prone tayo sa osteoporosis. Kaya ang solusyon ng babae, exercise, vitamins, at saka huwag kang magbubuhat masyadong mabibigat kung medyo nasa age ka na ng 45 plus. Wala nga pa kung nagkaganyan siya. Ay, brownie, out, out. Wala nga po nagkaganyan siya. Yung panakakorbida, nalito ng binubuhat. Panakakorbida. Si Brownie, baka ganun talaga. Kasi rumurupok yung buto ng babae. Brownie, kam, kam, lalo na pag walang exercise. Kam. Si Brownie. Sana na. Wala kang tali si Brownie, ma. Wala kang tali si Brownie. May treatment po kayo. Hindi ka pala ang lalagay. Ang kapayat. Napakabigat. Kasi nga siya. Bumagsak na. Dapat meron po masakasama ng lalaki. Kasi pag sumakitin na niya. Yun nga. Hindi mo rin siya makakaya ng lahat. Pero si nanay, walang wheelchair? Si nanay? May wheelchair. Wala. Kasi meron po ko nahiram noon. Binawi po sa akin. Dati ko paparawang po siya. Hindi, pero pag wheelchair, kaya naman yun. Opo. Actually, minawag po siya kakasiga ko lang po sa kanya. So, pinakain ko po yung burger. Kasi maganda rin kasi pag ang ano, palagi siya nakakaupo. Ito ang dispense only with the same burger. Ano ang alaga? Ang alaga po, name with same birthday is the registered po. Which is the registered po. O, nakarehistro na siya, i-verify na lang. Oo, verify na lang. Sabi, ano mo? Sige, ako na mga be-verify. Yung name. Idita Angeles. Idita Angeles. Idita Angeles. Para mabigyan Angeles namin kayo po ng tamang number. May lumabas na RRN. Meron kay RRN number. Sige, pag natapos niya na, dun lalabas yung RRN pag tapos na siya. Okay, yung pangalan tsaka birthday.
Gusto niyo ba na yun ng wheelchair? Gusto niyo? Bigyan ko ng wheelchair? Gusto niyo? Yun, dapat. Wala ba siyang wheelchair po? Ito, yung dapat magkaroon ng wheelchair. Sige, bibigyan ko kayo kakailan ko. Para ano, para nakakasya sa labas. Gusto niyo po ng wheelchair, nai? Maaarawan siya, nakakatingin sa labas. Dati po, nung nakahiram po ako, napapaarawan ko yun siya. Hindi, yun sa kanya. Dalawang taon na ako ng bed. Dalawang taon na wheelchair? Dalawang taon na pala na. Hindi, ano, hindi po. January lang po siya, medyo nag-aano siya. Hindi, sumasakit na siguro noon. Siguro noon, di ba, na yung sumasakit na, hindi po niyo, ano po. Nagtatayin sa asawa. Bago mamatay. Ganyan din po kay Papa, nangyari. Ano po kaya matay mo pa? Ganyan din. Si Papa po kasi, malaki ang tanda sa kanya. May na lang. Si Papa ngayon, 70 siya. 96 na ata si Papa. Wala, walang babas. Masa ipag gano'n. Pero ano siya? Hindi pa siya rin si Papa mo. Ano, hindi naman po. Sa katandaan na rin po. Ano po yun? Napaupo. Sa ano, parang nadali rin po ata yung kaya kayo mga babae, mag-exercise. Hindi mag-exercise na po. Hindi pa ba exercise yung ginagawa? Ay, hindi pa po ito. Warm up pa lang po ito. Warm up pa. I-verify na lang natin kasi naka-register. Wala pa siyang rate na. I-verify pa ba ito ulit? 69? Hindi, sige, ano ito? Alam mo yung PKN? I-double mo lang para lang. No. Yung PKN niya, yung PIN code. Passkey? No, the passkey. 69. Ano yun? Alam pa niyo. Wala, iwala. Akin na, pangalan na lang. Akin na. Double check lang po natin. Double check lang po natin. Ibig sabihin, ano, si nanay, meron sa kanya nag-register na? Ah, baka yun po yung dati. Saan? Yan po ba yung sa parang kay Maya? Hindi po. Ito po yung ano, ito yung bagong programa na bagong lalag ng ano ng NCIC. Hindi po po ano yung yan po yung ginawa ko nun. O ano? Basta po. Parang kasi ibig sabihin mo nun, entitled po kayo sa health insurance. Ano yung birthday? May 30 po. Dahil meron po kayong health insurance sa 5,000 pesos, meron po kayong lili na libre na annual check-up. Meron po kayong libre check-up sa mata, sa techno, sa dental, sa puso. Tapos meron din po kayong libre laboratory na magkakaroon po kayo ng libre laboratory. Meron kayong libre ultrasound, meron po kayong libre x-ray. Tapos yung mga gawin po na libre para sa inyo, meron din po. Kaya po ito, parang ginagampan ng programa para matulungan po yung mga senior citizen natin. Lalo na po yung mga senior natin na nakatulad po ninyo o yung wala na pong hanap buhay tapos hindi na po kaya mag-provide. So itong pong benefits ninyo, every year po ito entitled po kayo. So at least kahit paano po kung wala po tayong budget, meron kayong yearly na check-up na pwede po para sa inyo para mamonitor din po yung health ng mga senior citizen natin para kahit pa paano mabigyan din po kayo ng panapatan na mabuhay pa ng mas mahaba at at the same time maging healthy po kayo. So kaya ito po ay ginagawa lang namin, pasensya na po kayo kung kami po ay pumunta dito sa inyong tahanan dahil gusto ko rin po makita yung kalagayan talaga ng mga senior citizen. Kasi alam po ninyo, madali lang po mag-lista kaya alam, iba pa rin po yung face-to-face kasi ang online registration, dapat may consent po ng senior citizen dahil po yung mga detalye doon hindi po namin pwedeng inventohin, hindi rin po namin pwedeng ipasok nang wala pong consent ng senior citizen. Kaya sabi ko nga po sa anak ninyo, kung hindi po ninyo kaya kami na po yung pumunta, para personal din po namin kayo makita at makausap. So okay na? Okay na po. So meron na po kayong RRN number. Yung RRN number, yung po yung tinatawag na registered reference number na kung saan magsasabi na kayo po ay rehistrado na. So may sticker, bigyan natin ng sticker na yung number.
Para ilagay. Kaya lang po namin inilalagay na sa ID para hindi niyo po makaligtaan yung number na RRN number. Pakilagay kasi kung wala ang cellphone, wala na. Okay. At least, itong ID lagi niyang nagagamit na pepresent. At least, lagi po makikita rin yung number. Para makita na number. So, ito naman po, ang deadline po kasi ng OLE registration ay hanggang December po, hanggang December. So, ang target lang po ng National Commission of Senior Citizen, yan po ay bagong ahensya na nakatutok po sa mga senior citizen. Ang target date po nito ay December na ang target na senior na maipasok ay 9 to 10 million. Kasi according sa PSA, noong nakaraang 2020, ang senior citizen po natin ay umabot na sa 12.3 million na mga senior citizen. Kaya ito, maganda po yung ginagawa namin, at least na-update po yung mga senior tsaka yung bilang. Para higit na mas matulungan po kayo ng ating gobyerno. Ito po ay dahil din sa pagmamahal ng ating mahala pang mga Bongo Marcos sa mga senior citizen. At ako naman bilang pasasalamat din sa mga senior na dahil po sa inyo, eh meron po katulad namin na naalagaan at kaya ito po na ay pagsisilbi lamang bilang pasasalamat din po sa inyo. Wala pong anumang halong politika dahil ako naman po ay hindi tumatakbo at hindi rin po nakaupo. Pero dahil ako po ay lumaki sa Holy Family at lumipat po ako ng grade school dito sa Leyte Street under po ni Chairman Muyot kung natatandaan. Muyot ma. At ako po ay active na naging SK. Kami po magkakapatid. Opo. Dito po si Joey Hison at that time nag-stage kami dito sa kanto. Dito di ba si Joey Hison, oh, nag-stage kami dito. Yan yung kanto po ninyo. Ito yung maliho. Dito po kasi nung nag-SK ako, nagsalita po si Joey Hison, dito ko po ginanap kasi ang barangay hall ko ng SK Hall ay nandito po sa May Tulay. Yung ilog dyan, na kung saan, ako po ang nagpatayo nun, hindi po budget ng barangay yun. Kaya lang, dahil wala pong opisina ang SK at that time, ako po mismo, kasi ang kapatid po nag-SK din ako, tapos nagkagawad. So kami po ang nagpatayo niya para magkaroon lang kami ng opisina. Sige po na, nakakain na ba sila? Kaya ako, ano po ako dito sa lugar natin? Nasagad niya ako nang narinig ko kanina, nandito rin mo pala kayo po. Dito, yung tong kanto ng ilo. Diyan kami nagpo-program nila. Ito pa, naging congress pa, naging ano si Mount Jason. So ito po na ibibigay ko po ay 1,000 pesos pang dagdag lamang po Pasensya na po kayo. At ako po ay magbibigay ng wheelchair para sa inyo. Ako po ang personal na maghahatid. Mamaya-maya lamang po kasi alam niya naman. Salamat po ma. Ma'am, inaasahan ko di maligaw ng landas yung wheelchair. Hindi po ako po mismo ang magbibigay. Yes. Makakaasa po kayo dahil thank yan po. Thank you, Mamara. Irigalo ko Mara, God bless ha. Oo, thank you po, Nay. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Lahat po ng ito ay nakikita ng ating Panginoon. Yung paghihirap ninyo ay bibigyan niya rin ng magandang pakiramdam para sa inyo po. Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa, Nay, ha? Maraming salamat. Sige po. O, babalik po ako mamaya, Nay. Thank you po. Okay po. Basta yung ano niya, arabi. Ayan guys, mga loud shoutout. So nandito na kami guys. No, kaninang umaga, nag-promise si Mamara na magbigay ng wheelchair, ano? Kasama si kagawad, no, yung chairman dito. Na magbalik kami at bibigay ng wheelchair. So ito na siya guys, ano? Bago. Personal din pinuntahan ni Ma'am Mara ma. Oo, ayan, tanggalin na natin plastic kasi niyo. May gunting po kayo. Kami po na kayo dito, try natin. Oo, try. Hindi, baka masigla. Opo.
Para hindi siya maalibad ba lang sa nainitan siya sa plastic. So, may nito po yan. Ito. 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 So, mapapaarawan niyo na po sa mga sa gulong meron pa din ang pangyay. Ay, yung gulong. Ayan ba? Ano, mami, gusto niyo? Kaya ko naman kalabuhan. Ako na po. Dito, tulungan po namin kayo. Para ma-feel nyo lang po kung paano. Basta namin si Lord sa kasiyan sa atin. Basta po. Basta po. Basta po. Basta po. Basta po natin. Ito yata ang stop siya po pa. Ayan, ayan po. Ayan. Ito, okay na ito. Nakalak na yun. Ayan. Basta kailangan niya na lang. Mama, paano ba ispa? Ayan ka. Try mo ma, ha? Try po natin, i-assist natin. Ako, ako na lang kayo buwag ka kanya na. Ay, okay lang sila buhatin mo kayo. Wala ba sa inyong masakit? Saan sa sakit? Teka, ano yung nalang sa alalain mo lang, yung balakang niya ang ano. Sige. Sige pa. Ma'am, okay lang na buhatin siya? Sige po. Tandahan naman po, di ba? Nabubunot, kung naman naaano naman po siya. Tama lang po. Sabihin niyo kung masakit mo, hindi ah. Ayan. Para ano na, pwede kang marakot sa labas. Tsaka masangin lang. Ayan, ma, o. Malaki pa, o. Diba, ayaw sa atin siya kailangan nakasalitan ko nga. Pagkakitan mo. Ay. Baka sa paa, para kita mo. Thank you, ma'am. Arawang ka na, ma. Mahilalabas ka na. Tsaka masarap yung ano, yung hangin sa labas ng bahay. Itong kaliwa niya, hindi na niya talaga yan. Galaw. Stop siya. Oh, yan. Basta tayo bukas, ma. Ha? Yay! Ma! Nakakaano na po. Galing kayo, mabara yan, ma. Sige na, thank you po, ma'am. At po. Least. Oo. Salamat sa kayo, ma'am. Hindi, umiyak po yung para sa inyo. Sige po. At least makakalabas ako nung tatakasin nani. Sabi, ang dami naman tao. Ano lang po yan. Pag ano lang natin. Hanay, at least makakalabas ako. Pwede na siyang lumabas. Ano, dito pag sa umaga, hindi na kayo masyado mahirapan. Sige po. Salamat po. Sige po. Mahalo na, na-rehistro na po kayo.
Salamat po sa inyo. Salamat po. Talaga God bless you. Salamat po. Nay, ano ang masabi niya po kay Ma'am Marat Arundong? Napaka, ano po, talagang napakabuti ng kalooban niya. Siya pa yung mismong personal na nagpunta dito kay Ma'am. Ilang taon na siya nakaganyan? Si Mama, bali, January lang po siya. Ah, nito lang. Ano po? Kaso po, dapat po kasi ilalapit po siya kung saan po pwede mailapit. Kaso po, hindi ko po ma-update yung mga records po niya kasi kailangan daw po. Update. Eh, problema po, hindi ko rin madala sa hospital dahil nga kailangan, siyempre, katrap mo niya. Kasto. Tapos para lang sa update ng reseta. Kaya po, sobrang malaking tulong po talaga yung binigay ni Ma'am Marat. Ano po ang sakit niya? Ano po, nabirugan po siya. Nabirug po yun. Bumagsak po ba? Bumagsak. Nabilas. Hindi po siya nabilas actually. Bumagsak lang po siya kasi. Nakaupo. May osteoporosis. Malutong na raw yung buto. Sagdag niya kasi. So, salamat niya, naman. Pagkailan niya, hindi niyan. Pagkailan niyo, ma'am. Maha po. Parin. So, kay nanay. Dinimig po ng Diyos yung panalangin niyo. Salamat sana, hindi na. Pagaling po kayo na. Salamat po kay Mamara sa inyo pong lahat. Salamat po. Pahinit po. Kung nababalik po naman ulit. Salamat. Salamat. Makakapagpahinit ako. Oo, yun nga po.